Yo mga guy, welcome sa Biyahe ni Boo. Today, I'm gonna show you 3 different ways kung paano gamitin yung Boss Katana MK2. Marami din kasi ako nakikitang mga users na hindi nasasatisfy sa Katana 50. Pero ang totoong dahilan kasi niyan guy, hindi lang talaga na ma-maximize yung Katana 50. Marami siyang way kung paano pwedeng gamitin, lalo na yung MK2. May lumabas pa ngayon yung Gen 3, di ba? And also, tulong din tong video na to para sa mga interesado palang magkaroon or bumili ng Boss Katana 50 MK2. So, ayun. Simulan na natin. Unang-una, ang very fundamental na paggamit ng guitar amp or ng Katana 50, yung pagsaksak sa front panel or sa input ng Katana. Pwedeng-pwede na kasi sa Katana 50 to kasi lalo na meron din siyang built-in effects and amp models. Mas ma-explore mo yan gamit yung PC editing software. Ayan. Tulad na nakikita natin ngayon sa screen. Pero mas mag-deep dive na lang tayo dyan sa ibang videos. Pakinggan natin ang ibang samples ngayon kung paano tumunog yung Katana 50 sa ganitong setup. Sa ganitong setup, pwede mo siyang tapatan ng mic tulad ng ginawa natin ngayon kung magre-record ka or nasa gig ka. Next, pangalawang way kung paano pwedeng gamitin yung Boss Katana 50 ay yung paggamit ng mga amp modeler or guitar effects. Tulad nito, kunin natin. Ako, personally, gamit ko ito, yung Podgo. Personally, ako rin, ito yung favorite na setup ko, yung pagsaksak sa power amp in sa likod ng Boss Katana 50. Sa ganitong setup, mababypass natin yung front panel ng Katana 50. Ang tanging gagana lang sa kanya yung master volume and power control. Pakinggan natin kung paano siya tutunog sa ganitong setup. Sound niya. At sa ganitong setup, pwede mo rin siyang tapatan ng mic pag nagre-record ka or nasa gig ka. O kaya naman, personal monitor mo na lang talaga siya sa stage pag sa gig. Main signal mo papuntang house, manggagaling na dun sa amp modeler mo or sa guitar effects mo. Ako ganun ginagawa ko kasi pang personal monitor ko na lang talaga siya sa stage. Kasi iba pa rin yung nabibigay na feel ng guitar amp lalo na kung guitar driven yung tugtugan nyo. Pangatlo at panghuling way na papakita ko sa inyo ay yung paggamit ng phones or rec out sa likod ng Boss Katana. Itong setup na to ginagamit siya pag gusto mo lang mag-practice, gamitin mo siya pang practice, or pag-recta sa mixer, sa gig, or sa audio interface pag sa recording.
pag ganitong setup yung ginawa mo, hindi tutunog yung main speaker ng katana. So, nonsense pag ganito, tinapatan mo siyang mic, wala naman siyang tunog dyan. So, kung maririnig mo na lang siya sa headphones pag nagpa-practice ka, or sa speakers pag sa mixer, sa gig, or kung naka-in-ear setup kayo, dun mo siya maririnig. And sa speakers or headphones na nakasaksak sa interface mo kung nagre-recording ka. Pakinggan natin yung katana kung paano siya tutunog sa ganitong setup. Ayun, yun yung 3 different ways na gusto ko ipakita kung paano gamitin at paano mamamaximize si Boss Katana 50 MK2. Actually, hindi nga lang siya tatlo eh, kasi sa bawat option na pinakita natin kanina, di ba? Meron pa siyang iba't ibang setup na pwede mong gawin, di ba? So, it just shows how versatile this guitar amp is. So, ayun, I hope na nakatulong sa mga interesado bumili o magkaroon ng Boss Katana. Also sa users na hindi ma-maximize yung Boss Katana or nabibitin kayo sa tunog niya, ayun, try nyo yung mga different ways or setup na pinakita natin kanina, baka makatulong. Maraming salamat sa panonood ng video, mga guy. Like, share, subscribe na Biyahe ni Boo. Abangan pa yung ibang videos na parating. Maraming salamat. See you. Bye, guys.